Magandang gabi mga kadiskarte Pinoy. Ang gagawin natin ngayon ay switch ng dryer. So, ayan guys, gagamit tayo ng tester, analog tester. So, ayan. I-tester muna natin para makita nyo kung gumagana ba o hindi. May switch siya. So, pihitin natin para makita nyo kung umaandar ba o nagkakaroon ba ng deflection ng ating analog. So, ayan. Para makita nyo guys, tester natin kung gumagana ba o hindi. So, ayan. Kung nakikita nyo siya guys, wala siyang deflection. So, pinihit ko na yung pihitan ng yung mismong timer, pinihit ko na wala pa siyang deflection. Ibig sabihin, hindi siya gumagana o nagkakaroon ng loss connection ng dalawang contact sa loob ng mismong timer or spin dryer timer. So ayan, ang gagawin natin ngayon guys ay bubutasan natin. Ayan, malapit yan sa mismong contact point. Bubutasan natin ng soldering iron. Dahan-dahan lang, baka yung mismong plastic makapunta doon, hindi siya gumalaw. So ayan, butas lang. Bubutasan lang natin guys. Kung nakikita nyo guys, pinutasan ko yung spin timer. So ayan, hindi siya gumagana, hindi, wala siyang connection. Ibig sabihin, yung contact point sunog na, maitim na. So kailangan natin butasan para liyahin. So ang gagawin natin ngayon ganyan dyan guys ay balitanggalan muna natin tong mga pinagbutasan natin para pantay. So ayan. Well, ang gagawin natin ngayon guys ay lihain natin yung dalawang contact points sa loob mismo ng spin timer. So ayan. So kukuha lang tayo guys ng liha, kapirasong liha, yung kasyang kasya po doon sa butas o yun sa binutas natin na spin timer. Binutasan natin malapit mismo o doon mismo sa kinalalagyan ng contact point. Sunog siya, sunog yung contact point. So ngayon guys, ang gagawin natin ay lihain natin yung magkabilaan para matanggal yung sunog. Kasi ito guys, itong spin dryer, switch lang to, parang switch. Ibig sabihin, nasusunog po siya. Once na mag-contact siya sa isa't isa, nasunog siya. Kailangan na tanggalin yung itim na, yun ang itim. Ibig sabihin yung sunog para lumabas yung kulay ng magkaroon ng contact. So ang gagawin natin guys ay liyahin lang. Yan, kung nakikita nyo siya guys ay nililiha ko lang. So kung mayroon kayo guys na ng spin dryer, halimbawa wala kayong pambili o di kaya ay malayo sa bayan o malayo sa binibilihan, ay ganito lang guys ang gagawin nyo. Pwede pang i-recycle yung mga sirang spin dryer timer, yung spin timer. So ayan, kahit naman yung pwede yung sa washing, pwede rin yan kasi switch lang naman yan. Nagkakaroon din ng loss connection yung spin timer niya sa loob, nasunog. Minsan forward lang at minsan naman ay reverse. So itong ginagawa natin ngayon ay spin timer sa dryer. So ayan, testingin muna natin kung mayroon na o nagkaroon na ng contact o
gumagana na ba yung spin timer na ginawa natin, yung switch. So ayan, wala pa. Ibig sabihin guys, wala pa. Balikan natin at kiskisin pa natin ng ayan, ginamitan ko siya guys ng ano, ng spincer. Tapos mayroon po siyang locker thinner. Nilalagyan ko siya ng locker thinner. Tapos kinikis-kis-kis po yung mismong contact point. So kung nakakita nyo yan guys, kinikis-kis ko yung contact point para maalis yung sunog at magkaroon ng contact sa isa't isa at magumana itong spin timer natin. So ayan, ganyan lang guys ang gagawin nyo kung meron kayong switch ng spin timer o spin timer. Halimbawa wala kayong ano, o hindi kayo makakabili agad-agad, pwede nyo gawin ng ganyan style. Kasi switch lang naman yan, matanggal nyo yung ano dyan, matanggal nyo yung huli itim o yung sunog, siguradong ga-under na yan 100%. Ayan guys, i-check muna, i-check natin uli ng analog tester kung okay na siya. Ayan, pihita uli yung ano. Ibig sabihin guys, kung nakikita niya siya, may deflection na siya. Gumagana na yung spin timer natin sa pamamagitan lamang ng pagliha doon sa switch. Yan, ibig sabihin okay na siya guys, pwede nang gamitin uli. So okay na siya. Kung nakikita niya siya guys, mayroon na siyang deflection, okay na siya guys. So ang susunod naman natin gawin ay kailangan natin takpan yung butas o yung binutasan natin ng soldering iron. Gagawin natin ay gagamit tayo ng glue gun o stick glue para matagpan natin yung butas para hindi siya mabasa. So ayan guys, ayan, kung mainit na siya guys, pwede nang pwede na lagyan o takpan yung butas. Kailangan lang guys, hindi tutulo doon mismo sa contact point para hindi siya bumara, hindi magkaroon ng problema pag pinihit. Kailangan dito lang sa ibabaw ng mismong switch ng spin ano timer. So ayan, nilalagyan ko siya guys ng stick glue or stick glue. So ayan, kung okay na siya guys, palamigin lang hanggang sa matuyo yung alinagay natin na stick glue. So ayan, testingin na natin guys ulit para sigurado na gumagana ang ating ginawang spin timer. So ayan guys, nakikita nyo na naman, okay na siya. Okay na siya. Pwede nang gamitin uli. So ayan, okay na. Hanggang dito na lang guys ang aking ano, aking video. Maraming po salamat at sana po ay nagkaroon kayo ng kaunting kalaman tungkol dito sa pag-recycle ng timer or spin timer. Maraming salamat.